sige. Reports pa rin ang papasukin natin para may mapag-usapan po tayo mga latest na makabuluhang impormasyon. Kung ready na si Chris Lucas, engineer, panoorin natin yung kanyang ulat. Magandang balita ho ito eh. Napakagandang balita kasi napakarami pa rin ang mga kababayan natin ang nagkakasya sa mga pangungupahan at pagrerenta lamang ng mga tahanan o di kaya'y apartments. Yung iba hong nagkakasya lamang ho sa mga room for rents meron pa nga talagang tipid na bed spacer, lalo yung mga namamasukan po sa Metro Manila. Ang bit-bit na balitang maganda ni Chris Lucas ay meron daw pong housing project sa Cavite na pwede nang malipatan bago magpasko. Abay, napakaganda ito. Sino ang pwedeng mag-avail niyan? Engineer, kung ready na si Chris, panoorin natin ang kanyang magandang balita. Sinabi ni National Housing Authority General Manager Joe Bentay na nakahanda na ang mga housing units sa Naik at Bacoor, Cavite para malipatan ng mga benepisyaryo bago matapos ang taon. Ang nasabing mga housing unit ay matagal nang natapos at natenggang, ngunit ang pangako ni Tay ay titiyakin niyang lahat ng mga ito ay maipamamahagi sa mga karapat-dapat na makikinabang. Yes, ipamimigay po natin yan, pamasko po natin sa mga ating mga kababayan para meron na po silang bahay pagdating ng bagong taon. Sa kanyang pagbisita sa Erica Luis, tiniyak ni Tay na available na mga pangunahing pangangailangan gaya ng tubig at kuryente. Nakikipag-ugnayan na rin aniya sila sa LGU para sa usapin ng transportasyon at mga programang pangkabuhayan para sa mga awardee ng pabahay. Ayon sa kanilang mandato, ang prioridad ng ahensya na maging benepisyaryo ay ang mga informal settler families, mga biktima ng kalamidad at yaong mga maapektuhan ng mga proyektong pang-imprastruktura ng pamahalaan. The National Housing Authority po, ang mandato is to give housing for those low-income and informal settler families. Under that 6.5 million housing backlog, our part there is 1.3 million, which is the informal settler families. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DCRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV. Aba, congratulations sa mga pagpapalain ng bahay na pwede nang malipatan bago magpasko, mga